itong tula na medyo pasalaysay, isang tula na bihira kasi madalas lyrical yung poetry sa atin, ano? So pero ito medyo narrative, ano? Pikhukhu. Una. Sinusundan namin ni Muning ang isang tarat nang makakita ako ng alien. "Di ako alien," sabi niya. Nandidilat ang tatlong mata sabay tapik ng buntot niya sa balikat ko. Alam ko tumakbo na dapat ako noon kasabay ng paglipad ng tarat o binato sa kanya ang tirador na nakasabit sa leeg ko, pero nagtatagalog siya kahit walang bibig. Isa pa, ang liit-liit niyang nagpakitang gilas sa paninimbang sa bukong nahulog mula sa puno. Mataas pa si Muning sa kanya kapag naglakad ito sa dalawang paa. "Sayaw tayo," yaya niya, at lalo akong di nakagalaw. Dalawa. "May pangalan ka ba?" tanong ko. Sa wakas, sa ayaw umaming alien. Iniwan na kami noon kahit ni Muning. "Anong gusto mong itawag sa akin?" sabi niya. "Bakit akong pipili ng pangalan mo?" sabi ko. "Ikaw ba ang pumili ng pangalan mo?" sabi niya, sabay tawa na katunog ng mga gansang tinitirador ko sa ilaya. Tumigil na ako sa pagtatanong dahil malamang na itinapon siya mula sa kung saang planeta dahil sa kakulitan. "Alam mo, mas matanong ka pa kesa sa mga kalaro ko sa amin," sabi naman niya, at hindi na ako nakaabay, linsyak talagang alien to. Tatlo. "Pwede bang makitulog?" sabi ng alien. At gusto ko siyang batuktuhan dahil ayaw niyang magpakilala, pero ngayon gustong makihati sa kama. Di ko sinabing katabi ko pa si mama sa pagtulog. "Kahit ilagay mo ako sa ref," sabi niya. "Masyado kasing mainit dito sa inyo." Noon ko napansing wala rin pala siyang leeg at batok, pero malaki ang ulo niya at hindi ako papayag na hindi man lang siya makutusan bago ko siya iwan o bago ko niya ako tantanan. Apat. "Ako si Elias," sabi ko sa alien. "Bahala ka kung ayaw mong magpakilala, alis na ako." "Teka lang," sabi niya. "Pikhukhu." "Pikhukhu?" ulit ko. "Pikhukhu," sabi niya ulit, yamot na para bang ang tangik-tangik ko. "Pikhukhu ang tawag sa akin sa amin." "Okay," sabi ko. "Anong ginagawa mo rito? Bakit ayaw mong umuwi sa inyo? Sinong nanay at tatay mo?" At saka siya bumunghalit ng iyak. Hindi ko alam kung saan sa maliit niyang katawan hinuhugot ang atungal na yon. Sa mata ba niya lumalabas ang tunog? "Hoy, huwag kang magwala rito." Tumigil naman siya agad. "Bakit ka ba umiyak?" "Practice lang," sabi niya. "Malungkot kasi ang kwento ng buhay ko." Sabay ngiti at gusto kong maiyak sa inis. Lima. Sa wakas, umamin din siyang hindi siya nagmula sa mundong ito. Ipinadala raw siya ng tatay niya dahil magugunaw na ang planeta nila. Inilagay siya sa kapsula at ipinahati dito sa daigdig para makipamuhay sa mga tao. Para raw paglaki, tulungang iligtas ang mundo natin sa parehong pagkawasak. "Di ba si Superman yon?" sabi ko. "Hindi ko kilala yon," sabi niya, sabay lundag sa balikat ko. Ang bilis ng pagkakatapi ko sa kanya, tumalsik siya, tumampas sa buko. "Gutom na ako, may pagkain ba sa inyo?" Lumundag ulit si Pikhukhu at ngayon, sa ulo ko. Anim. Naglulundag ako, hinaltak-haltak ang madulas niyang katawan, ulo, balikat, paa, braso, buntot, pero ayaw niyang kumawala sa pagkakakapit sa ulo ko. "Di ako makikita ng iba," sabi niya. "Huwag kang mag-alala," at hindi nga niya ako iniwan hanggang makauwi ako sa bahay. "Aba anak, parang pasan mo ang mundo," sabi ni mama nang makita niya ako. Tumingin ako kay Pikhukhu na hindi nakikita ni mama. "Kakain na tayo, maghugas ka ng kamay, ang dumi-dumi mo na naman." At ngingiti-ngiti naman si Pikhukhu. Tapa at balatong ang ulam. Hindi pa ako nakakasubo nang inilabas ni Pikhukhu ang dila niya mula sa ilong at humaba ito hanggang maabot ang pagkain ko sa pinggan. Dinila-dilaan niya ito at kitang-kita ko ang laway niyang humahalo sa pagkain. Pinapalitan ko kay mama ang tapa ko. Dinilaan ulit ni Pikhukhu. Ako na ang nagpalit ng tapa at hinampas ko ang dila ni Pikhukhu bago niya mahimod ulit ang tapa sa pinggan ko. "Hoy, anong ginagawa mo?" sabi ni mama.
Lumundag si Muning palapit sa akin para iligtas ako sa panganib ng kabaliwang ito. Pito. Turuan mo akong tumula, sabi niya isang gabi. Nag-aral akong magtagalog para makatula. Ako'y tutula, mahabang mahaba, sabi ko, pabulong, dahil madalas na akong nakikita ni mama na kung ano-anong ginagawa. Ang bad mo naman, tula ba yan? Magpakita ka muna kina mama, sabi ko. Matagal siyang di nagsalita, bago niya iniwan sa wakas ang ulo ko at saka tumalon palabas ng bintana namin sa kusina. 8. Siyam. Nagtuturo na ako ng panitikan nang magpakita siya ulit sa akin. Akala ko hindi ka totoo, sabi ko sa kanya. Akala ko na panaginipan lang kita o inimbento. Walang nagbago sa'yo, sabi ko. Ngumiti lang siya. Ang liit-liit pa rin niya at lumiit pang lalo sa paningin kong tumaas ng 2 dipa mula nang huli ko siyang makita. Hindi ko pa nararanasang malungkot, sabi ni Pikhukhu, nang tanungin ko siya kung bakit gusto niyang tumula. Eh bakit gusto mong maging malungkot? Para makatula, siyempre, sabi niya sa akin. Pero sa bilog na bilog niyang mata, nakikita kong nagsisinungaling siya. Naroon ang alaala ng laksa-laksang tula na nasulat na niya mula nang umalis siya. Bakit ka nagsisinungaling sa akin? Bakit ka pa bumalik? Namimiss ko ang mga tanong mo, sabi niya. Alam kong nakangiti siya kahit walang bibig, pero may kung anong panghihinayang sa tinig na hindi ko pa rin alam kung saan nagmumula. Bakit ka umalis noon nang sinabi kong magpakita ka kina mama? 10. Ito yung kwento na hindi niya sinabi dahil iniwan niya ulit ako basta-basta tulad dati. Pero naisip kong magandang backstory dahil ako ang nag-imbento at wala siya para sabihin hindi totoo. Nung bata pa ang mama mo, sabi ni Pikhukhu sa naisip kong kwento. Nakilala ko na siya at sa kanya ako natutong magsalita. Pero sigurado akong hindi kanya nakikita sa ulo ko. Kontra ko, imbentong linya ng imbentong ako sa inimbento ko lang na kwento. Kunwari lang yun, sabi ni Pikhukhu. Dahil isinumpa niyang hindi na niya ako papansinin kahit kailan kapag umalis akong hindi nagpapaalam. At umalis akong hindi nagpapaalam. Pero ang totoo, naligaw ako dahil biglang naiintindihan ko na ang sinasabi ng mga tao sa paligid at nalaman kong wala pala sa sinasabi nila ang ibig nilang sabihin. Nang makita ko ang daan pa uwi, malaki na siya at ikaw ang bata at umasa akong maibabalik ko ang mga nawala kapag natuto akong tumula. Salamat.